Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natuntun na ang kinaroroonan ng lumubog na motor tanker na Princess Empress sa karagatan ng Mindoro. Kinumpirma ito ni Governor Humerlito Dolor sa tulong na rin ng Remotely Operated Vehicle o ROV ng Japanese vessel na tumutulong sa oil spill cleanup. Ang ROV ay sakay ng Japanese Dynamic Positioning Vessel na si Shin Nichumaru na kinuha mismo ng may-ari ng MT Princess Empress. Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, lumubog ang motor tanker may 400 metro sa karagatan na lubhang malalim para maabot ng kanilang mga diver. Ang MT Princess Empress ay may lulang 900,000 liters ng industrial fuel oil nang lumubog sa karagatang sakop ng Nauhan, Oriental Mindoro noong February 28. 7 miyembro ng hinihinalang private arm group ang sumuko sa pulisya sa bayan ng Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Isinuko rin ng mga ito ang kanilang mga armas na pawang mga walang lisensya. Ayon sa Area Police Command, Western Mindanao, ang grupo ay ginagamit na security escort ng isang Al-Sagab Muhammad Ali noong nagsilbi itong mayor sa nasabing bayan noong taong 2007. Pinagtibay ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ang kooperasyon nito para matiyak ang seguridad ng bansa. Sa isang seremonya sa PNP headquarters sa Campo Crame, sinabi ni AFP Chief of Staff General Andres Centino na bagamat tungkulin ang sandatahang lakas ang paglaban sa insurgency, nasa mandato naman ng pambansang pulisya ang pagsuporta sa kampanya. Binigyang diin pa ni Centino na pangunahing tungkulin ng PNP ang matiyak ang peace and order sa bansa at nasa likod naman anya ang AFP para masigurong na ipatutupad ito sa bansa. Sa kanyang panig, tinukoy ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang matagumpay na pagtutulungan ng pulis at militar upang masiguro ang kapayapaan at seguridad sa lipunan. May na-detect na virus ng African Swine Fever o ASF sa 5 lugar sa lalawigan ng Cebu. Ayon sa Bureau of Animal Industry, nakumpirma nila ang ASF sa Cebu City, maging sa bayan ng Sibonga, Liloan, Tuburan at Bogo City. Sa pagsusuri ng BAI, nagpositibo sa ASF ang blood sample na nakalap ng lokal na pamahalaan sa ilan sa mga alagang baboy. Magpapatuloy naman ang pangangalap ng samples para matiyak ang lawak ng kaso. Una nang nakumpirma ang ASF sa Karkar City sa mga backyard farm sa lungsod. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay sa mga border sa lalawigan, maging sa kalapit na probinsya. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.